Welcome back to my YouTube channel. It's me again. My name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So yan guys, for today's video, magsishare ako sa inyo ngayon ng bagong recipe. Ito yung tinatawag na beef stroganoff. So, kung nakikita nyo naman, ito yung ating mga ingredients at ibibigay ko sa inyo isa-isa. Meron ako ng mga 3/4 kilo ng sirloin. So, yung sirloin ko ay nabili sa SM. So, ayan. Medyo may water lang siya. Mamaya, bago tayo mag-marinate, iti-drain ko muna siya. Button mushroom, 1 can yan, salt and pepper to taste, garlic, and onions. At meron din tayo ng evaporated milk. Ito yun. So, optional kung gusto nyo maglagay ng milk. Pero kung maglalagay kayo ng milk, nakakapag-tenderize siya at nagbibigay siya ng additional creamy dun sa ating beef stroganoff. At gagamit ako ng cream of mushroom. Pang-sautein natin is yung olive oil. At maglalagay din ako additional yung butter. So, ang gamit ko ay Queensland. Depende. Kahit anong butter pwede. So, yun guys, mag-i-start na tayo. Kailangan na-drain. So, na-drain ko na to. May konti pa rin. Ang una natin gagawin, lalagyan natin ng salt and pepper yung ating beef sirloin. Mamarinate lang natin siya. So, depende sa dami ng inyong sirloin, yung inyong salt and pepper. At kung may time, i-leave muna siya, i-marinate ng 1 hour or at least 30 minutes. So, iwanan muna natin siya. So, ayun guys, magpapainit tayo ng ating pan. Mainit na. So, hindi pa. Lalagyan natin na. Pero hindi natin kailangan mainit ang mainit kasi yung ating pan is non-stick to. Maglalagay tayo ng olive oil. Yung sakto lang. At ipapainit lang natin. At isusutay muna natin yung ating sirloin. Susutin natin yung ating sirloin. So, ayun guys, kapag ka nasautay na siya, i-transfer muna natin sa isang lalagyan. Yan. So, ayun guys, sa same pan, painit ulit tayo. Lagyan natin ang oil. Maglalagay tayo ng konting butter. At isusutay natin yung ating garlic. At yung ating onions. Maglalagay tayo ng salt. At isutay na natin
natin yung ating mushroom. So, napakadali lang ito, guys. May buo pa. Additional pala guys, maglalagay tayo ng mustard. Kunti lang. Pwede rin walang mustard. Pero ako, maglalagay ako kasi nagbibigay ito ng dagdag ng sarap sa ating beef stroganoff. Kukuluin muna natin siya ng saglit lang. Iko-cover muna natin sa mahinang apoy kasi baka naman matuyuan siya. At around 10 minutes. So, takpan muna natin siya. At tayo magpabalik pa. So, ayun guys, after 10 minutes, check na natin. Guys, yung lasa, okay na siya. Ma-creamy. So, kung gusto ninyo mag-add ng desal cream, pwede rin. Pero, doon lang sa ating cream of mushroom soup in can, okay na siya. Yung lasa niya, okay na. Dagdagan nyo na lang ng mas okay nga, mas creamy kung meron siya ng milk. So, ayan. Pero optional yun, guys. Meron din kasing may ayaw kasi nauumay. So, ayun guys, pwede rin ninyo itong gawin sa inyong mga chicken. At pwede rin ninyo itong maging, pwede rin ito para sa pasta. Yung stroganoff, pwede rin siyang pang, para sa mga pasta. So, ayun guys, sana naintindihan yung pinagsasabi ko. So, ayun guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Paki-ring the bell all na rin para every time na nag-upload ako, ay manonotify ka. Paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At guys, sana naman, paki-like naman please. At don't skip the ads. Comment lang po kayo guys sa... Comment lang po kayo guys sa aking video kung anong masasabi ninyo. Gusto kong malaman yung mga feedbacks ninyo. At sana sa susunod kong mga videos ay nandiyan pa rin kayo at magkita-kita pa rin tayo. Maraming maraming salamat sa next video. So hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!